Brigada matapos pinasinayaan kahapon ang bagong produkto ng Brigada Group of Companies na Aerolube Engine Treatment Racing Oil, ating makakapanayam ngayong umagang ito ang nag-imbento nito na si Engineer Daniel Punsalan at of course si Engineer William Salazar. Welcome po sa Morning Hataw mga sir. Ayan. Kakagalak na feeling ano nakatabi natin silang dalawa. Oo naman, sobrang grabe. Pero umpisahan na natin, Mika. Ito nga po, kahapon mo po, may bagong nilaunch po na produkto ang Brigada. Ano po ba itong tinatawag dating Aerolube Engine Treatment? Sino po? sige po. Actually, ang Aerolube na to ay kaya na-invento ito dahil curious ako sa mga ano natin, yung mga existing product natin na especially mga imported ones, ano? Ano ba ang tawag natin yan? Yung nagmi-mix na parang ano lang, commercially blended na if you use in one day, tingnan mo yung ano, yung oil after one day, parang deteriorate na. Samantalang kaya naman nilang gumawa siguro because they have a good chemist, doctorate. Exactly. Ano naman, mga malalaking dambuhala yan eh. Kaya giant companies eh. Ikaw po sir, may dadagdag ka po ba? Actually, maraming produkto ngayon na similar sa, well, ano, sa market. Aerolube is an aftermarket na produkto, no? Which talagang makakatulong sa ating mga motorista. So, eto naman po. Tanong ko lang, very curious lang din po kami. Saan po ba gawa itong Aerolube engine treatment? Ano po ba, imported po ba ito or local? And can we know kung sino po ba talaga ang inventor ng napaka-genius na product na ito? Hi! Nako! Of course, si Engineer Punsalan, ang ating inventor po, no? Yes! Pakiulit! Ayan po. Saan po gawa ang Aerolube? Saan po ba talaga gawa ang Aerolube engine treatment? Actually, locally made, pero this is more than imported. Wow. Kasi because of the quality. Exactly. So ito naman po, bilang inventor, sir, paano kayo nag-idea na sisimulan nyo na itong pananaliksik about dito? Or kailan nyo po ba sinimulan ito? Kasi since 1995 pa ito. Kasi nung nasa Aramco ako sa Arab American Company in Middle East, may mga research facilities doon ng mga about oils, about fossil oil. Kasi ano yan eh, mining yan eh, yung Aramco. So, curious ako. Ano to? So, pag off time ko, pupunta ako doon sa laboratory. Tapos na doon sa research center. Research ako, nagbabasa. Ganun pala. So, I found out na yung mga ginagawa nila pala, kaya nilang gumawa ng maganda, kaya nilang gumawa ng hindi maganda, yung commercially blended. So, napag-isipan ko na, kaya hindi ko na pinagtagal, I resign. Yung harap ko. I go back to Philippines instantly, I make a trial in 1 week. Market the the testimony of the use the samples from my colleagues. Sabi na, guwapo na. So then that's the time I started make a company, registered a company to market. So maraming nag-market din sa akin. Mahina sila sa marketing. Until I found na Brigada. Oh, yun. That's a big, In line with that, gusto ko lang po itanong, since diba matagal na nga po nasa market pala, nasa merkado yung Aerolube. So, bakit po talaga sa Brigada ninyo binigay yung exclusivity ninyo? Yun nga, yung sinasabi ko, gaya ng statement ko kahapon sa launching, sinabi ko sa kanila na maraming nag-invest. Yung iba, nanloko, hindi ako binayaran. Something about 4 million, 3.5 million. Many times na I was down. Many times. Kaya, tapos yung iba naman, walang capacity.
to market. Unlike here, maybe I heard from the group na digital marketing. Yes. This is not my first time to hear digital because I know hindi ako computer age. That's why I'm amazed. So I found out kasi nakita ko naman si Sir Elmer, Mr. Katulpos Brigada. Talagang very low profile. Sober. Hindi siya yung down to earth siya pag nakikita ko. Eh sabi nga niya sa akin, ikaw din maganda ka rin kasama, malaki ang tenga mo. Ay nako. Pero insert na po na question, ano po meron sa malaking tenga? Matagal daw yung mamatay. Matagal na partnership pala ito, Mika. Pero ito po, sir. Sa lahat po ng bibili ng Aerolube po, ano po ba yung feeling yung magiging benefits po o ano po ba yung mga benepisyo na makukuha nila pag bibili sila nito? Simple lang. Siguro, mga apat lang sasabihin ko, okay na eh. Pinatitibay ko yung viscosity. Yung viscosity kasi, yun yung kung paano matibay sa init, sa mga contaminants, para magtagal yung oil natin. Pangalawa, nagre-restore ng power, hindi siya nag-i-emit ng black smoke emission. Oh, wow. Therefore, if you diminish that two factor, you save fuel. Nice. If you restore power, you save fuel. If you diminish the smoke belching, that is power. Power because that is unburned fuel. Mm-hmm. So if you fully burn the fuel, you're very powerful. Sir, nabalitaan ko. Sige po, ano pong madadagdag niyo? May dagdag lang ko lang doon sa sinabi ni Engineer Ponsalan. Yung pong kahapon nga po, nung launching natin, ano, na-amaze yung mga participants natin kasi yung sasakyan ng Tesla kapo, no? Nung primero, tinignan natin, pinaandar, masyado siyang mausok, no? Then, nilagyan natin ng produkto natin na Aerolube. So, then ang pinaandar uli, nawala na yung usok after a few minutes, no? So, that's how effective itong produkto natin, no? Then ang may dagdag ko rin paano magkakuan ano yung ito ay environmentally friendly kasi yung mga components niya is mga biodegradable, no? Wow. So one of the task na trust ng government natin is to reduce the pollution. No? Yes, that's a big problem in the whole world. Exactly, sir. So we can help. You know, if you reduce 50% only, but the Aerolube can reduce the pollution 80 to almost 100%. Nice. Yeah. Nice. Because the black smoke emission is diminished yesterday, and you see you smell the emitting of the smoke. Very fragrance na environment na siya, environment friendly na siya. Yung mga cancer, yung mga smoke galing ng sasakyan, saka yung mga exhaust galing ng planta, yun na magiging tawag nila yung smog, ano? Mm-hmm. So that's one of the problems sa China, sa Beijing. Makikita mo sa umaga, even sa Manila, makikita mo from the kung sasakay ka ng barko, makikita mo sa lalo na sa umaga, yung ang tawag dito, yung also, haze, no? Yes. Yung atmosphere is parang brownish na talaga. Yes, so yun yung nakakasira sa katawan ng mga tao, no? Sa lungs, sa maka-apekto. Tama, o diba, mga kabrigada, hindi lang pala ito nakakatulong sa ating mga pangsariling pangangailangan, pati talaga sa buong mundo. Ito pa, speaking of pagtulong sa ating mga pangangailangan, nabanggit po, sir, mga sir, na ano, ang Aerolube daw ay nakakatulong na makapagtipid tayo ng 25% sa ating mga konsumo. So, paano po ba, paanong paraan sila nakakapagtipid ng 25%? Ang totoo nga, hindi lang 25%. 25%.
Kasi yun lang metal protector eh. Hindi ka na madalas mag overhaul eh. Pag ginamit to. Tapos tatagal ang makina mo ng overhauling mo. 5 years lang eh. 15 years baka kung mag-overhaul eh. So, then it lasts 2 to 3 times pa yung ano natin, yung chain oil natin kung gusto mong magtipid. Gusto mong magtipid ah. Pero if I may, ay, hindi ah. Yung usual nating ano dosage ay yung ano yung kilometer per chain oil. 5,000, 5,000 na kasi you save na yung smoke belt chain. Naka metal protector ka na, nag-save ka pa ng fuel. Why should you extend your ano? Yung pong pag-save ng fuel kasi po yung how they related daw bakit daw paano na relate yun ang tanong din kahapon na isa no kasi itong produkto po natin although yung mga commercial na oil meron na yung mga additive pero pag nilagay pa natin itong AeroLube that will enhance the performance ng mga makadagdag siya no sa performance. So ngayon kasi pag mayroong friction you will exert more effort, di ba? So that's yung true. Yung makina mag-exert ng effort and you will consume more fuel, no? So ngayon kung less na yung friction mo dahil sa pagdagdag natin nitong ating produktong AeroLube, magiging less na ang effort ng makina. So ang fuel consumption mo lessen din ano. So ayun. So ito naman po, meron pong tatlong packaging ang AeroLube engine treatment. Paano po magamitin 'to? Kwentuhan niyo po kami. Nakalimutan ko ano yung kasi, kwan, ano? Yung 60 ml may tatlo tayong packaging eh. May 60 ml good for motorcycles. Meron tayong second packaging, 250 ml, good for cylinder, gaya cylinder, ng kotse, mga rebo. Then we have 1 liter for bus, forward, trucks. And pwede rin tayong ano, liters, by pail, 20 liters, para sa mga halimbawa, shipping companies. Kasi ako kasi, mayroon akong mga sinusupplyan ding mga shipping company, international shipping company. Yung certification nila is huge savings of fuel. Huge. Kasi habang lumalaki yung makina mo, laling lumalaki yung savings mo sa fuel. So, nabanggit nyo na po yung packaging nyo at kung para saan yung mga specific packaging. Ngayon po, tanong ko lang, saan po ba, other than that, saan po ba pwede pang ibang gamitin yung AeroLube and ano po yung typical applications nito? Ito pong produkto natin, ang AeroLube engine treatment, ay magagamit po sa gasoline engines, sa diesel engines. Pwede po siya sa mga tricycle, mga sasakyang dagat, no? Marine engines, at saka sa mga bus, mga vans. And then the other ang pwede din ito gamitin sa mga gearboxes, no? Pwede din sa industrial kasi sa industrial meron tayong mga gear reducer tapos yung mga kuan transmission differentials no at saka bearings so yun po ang ibang paggagamitan po natin din no ang totoo po yan all in one yung nakalagay dun sa all in one multifunction siya multifunction hindi lang iisa talagang multi pwede sa mga differential, transmission, nice. Sa mga compressor, sa mga kapelya, all fitted to all kinds of lube. Basta gumagamit ng oil. It is fitted, compatible. Oh, ito naman po, curious na ang ating mga kabrigada kung saan po ba pwedeng mabili itong AeroLube engine treatment at magkano naman po ang bawat packaging? For the time being, kasi marami na tayong mga aplikanteng mga dealership sa iba't ibang lugar sa Pilipinas,
dito muna sa brigada waiting for the application of the dealership. Ang yung nabanggit ko kanina, yung formal motorcycle na 60 ml, ang SRP po is 150. Oh, 150. Then the second one is 250 ml, good for four cylinder like cars, Rebos, ganan, 600. And the big one for truckings and buses, that's 2004. 100 pesos. 1 liter, that's 1 liter na liter, packaging. 60 ml is mixable into 1 liter oil. Mm. 4 to 5 naman yung 250 ml and 16 to 20 liters naman po yung liters ang mixable niya. Mm. Ayun, so talaga mga kabrigada, abot kaya talagang pasok sa budget ni Mrs. At ni Mister. Eto naman po, napakarami din pong kompetensya ng Aeroloba sa merkado. So, ano po ba ang edge? Kumbaga kung sa budget, what is the edge of Aeroloba among the others? Ano pong nakakapagpaiba sa kanya? Okay po. Yung sa mga sa kuano, yung existing na nasa market po, ang component po ng iba ay meron pong Teflon, no? Yung Teflon. Teflon is a polymer material, no? And kagaya ng mga plastic plastic, no? At saka mga rubbers, yun ang kuano ng mga polymers. Ngayon, Teflon, may tendency ito na mag-solidify, no? While in use. Ngayon, kung mag-solidify siya, alam natin eh may mga butas-butas po doon sa loob ng mga makina, ng daanan ng mga oil. Now this will tend to clog yung mga butas-butas. So ang mangyari diyan, wala nang daanan yung oil. So it will clog, so hindi na tutuloy yung mga oil sa kung saan siya dapat mapunta, no? So then isa po yung kahapon din may sinabi din po yung guest natin kahapon na yung ibang component din is ceramic. Mm. So ceramic is also a solid, no? While itong produkto po natin this is purely liquid kasi this is extract from the mga seeds, no? So that's oil extract. So ito purely kuan po ito liquid, no? Yes, sir. Ang pagkakaiba talaga niyan is yung formulation. Though the claim is the same with our claim, pero hindi totoo yung claim nila. Hindi totoo. Mayroon pa kayo mga nanloloko dyan eh. Ginagawa nila, bibili ng produkto ko, i-demo yung produkto ko, tapos ibebenta yung produkto ko. Ay, tapos iba yung ayon. Yan ang ginagawa nila. Ganon. Na-found out ko many times yan eh. Kaya naman talagang let's be observant mga kabrigada. So without the authority of the company, huwag kayong bibili. Baka tama. Makabili kayo ng peke. Tama. Yes, ito naman, Engineer William and Engineer Daniel. No? Imbitahan natin ang ating mga kabrigada na talagang tangkilikin ang bagong produkto ng Brigada Group of Companies, of course. Tatangkilikin natin talaga ito kasi this is Filipino invention. Mm. Sino ba naman ang magtutulungan? Tama. Tayong mga kapwa natin Pilipino. And at the same time, maganda yung produkto. Kahit sa actual challenge, we can challenge them all. Punta sila dito, we will challenge them. Para makita natin kung sino yung talagang maganda. Kasi to see, alam mo naman kasabihan ng Pilipino, to see is to believe. Di ba? Ganun lang, kasimple. Ikaw naman, engineer. So, sa mga motorista po, inihikayat ko po kayo na gamitin yung ating produktong Aeroloba, no? Kasi ito ay nakakatulong sa ating sasakyan. So I assure you na magpe-perform po ito. Ayun, thank you po so much sa ating mga magigiting at napakatalino mga engineer. Ayan mga kabrigada,
eto na po ang sagot sa inyong problema, hindi lang po sa inyong mga personal problems, syempre friendly din ito sa ating environment. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Dito lang po sa Brigada Group of Companies, Aeroloba Treatment, Engine Treatment. Ayan po. Maraming salamat muli sa ating mga nakasamang engineer. Ayan, sa pagbabalik po namin, abay, isa pang guest and of course, more segment and balita. Kaya huwag maglilipat. Dito pa rin tayo sa Morning Hataw!